May kukunin mo yung ano ko, yung susi ko. What? Wala kang karapatan kumuha ng susi ko, sir. Totoo lang. Nandun na yung lisensya ko. Pero ako. Oh, ayan. Mas sige, ano mo? Pero ako. Hindi na. Ano mo, sir? Ipapawa mo kita. Kurado yan. Sige. Ano mo? Walang problema yan. Yun, what's up mga kamot-mot? Napanood nyo yung isang video ng isang rider at saka ng isang traffic enforcer na nagtatalo. Napanood natin sa video, napaka-intense ng kanila pong sagutan at mga action na kanila pong ginagawa. So, napadpad ka dito sa isang katanungan, no? Dahil dyan sa title natin. Ano nga ba ang dapat gawin ng isang rider kung siya ay nakapag-encounter ng ganitong mga klaseng pangyayari sa daan o ganitong mga klaseng mga enforcer? At paglilinaw lang po, lahat po ng maririnig nyo sa akin is base sa katotohanan at base sa isang kilalang lawyer na graduate from Ateneo de Manila. Ito pong lahat ng aking sasabihin ay galing sa statement ni Attorney Noel Del Prado sa isang news sa ABS-CBN. So, let's go. Pag-usapan na natin. So, ayun. Ano nga ba ang karapatan ng mga motorista kapag nahuli sa daan? May mga batas na dapat sinusunod ang mga gaya nating motorista sa daan. Pero ano nga ba yung mga karapatan na meron ang isang mga motorista? So ayun mga kamot-mot, usually kapag tayo ay nakakita ng checkpoint at itinatabi tayo o pinapapara tayo ng mga enforcer sa gilid ng kalsada. Pero take note, kapag tayo ay pinara sa gilid ng kalsada, make sure na tayo ay pinara sa lugar kung saan hindi maapektuado yung daloy ng trapiko. And take note mga kamot-mot, pag pinara ka sa daan, tignan mo yung mga enforcer kung sila ay naka-uniforme. At make sure na yung lugar ng checkpoint kung nasaan yung mga enforcer is visible. Kasi kung nakatago sila at hindi sila naka-uniforme, magiging parang suspicious sila. Maraming naman loloko sa panahon ngayon. So mag-ingat tayo. So tandaan nyo ito mga kamot-mot. Sabi ni Attorney Noel sa programa ng DZMM, na kung ang mga enforcer is nagsanhi lang ng traffic sa daan, hindi daw yun tama sa batas. Bukod doon, sabi din ni Attorney Noel, karapatan din daw ng mga motorista na makilala ang opisyal na nanghuli. Dapat daw din na masigurado na naka-inoporme ito at nakikita ang pangalan at ang opisina sa tag ng isang enforcer. Mahalaga din daw na malaman ng isang motorista o karapatan din ng isang motorista na malaman ang dahilan ng panghuhuli o mga paglabag na nagawa ng isang rider. So ayon kay Attorney Noel, pwede natin itanong kung ano yung violation natin. Kung hindi naman natin alam o hindi naman talaga tayo nagkaroon ng violation, pwede natin tanongin yung mismong official na nanghuli sa atin. So pakinggan nyo ng mabuti itong mga sasabihin ko. Hindi rin aniya dapat ibigay agad ang lisensya at kailangan lamang itong ipakita sa nanghuhuli ayon kay Del Prado. Nakadepende daw sa bigat ng paglabag kung kukumpiskahin ang lisensya ng isang rider. Galing mismo yan sa isang attorney. Pakinggan yung mabuti ito mga kamot-mot. Kapag daw hiningi ng enforcer yung lisensya mo at wala ka naman violation sa iyong pagkakaalam at binigay mo yung lisensya mo, ibig sabihin, pinaubaya mo na daw yung karapatan mo sa kanila. Hindi mo daw pinanindigan yung karapatan mo. What? So mag-ingat tayo sa padalos-dalos na pagbibigay ng lisensya, lalo na kung alam nating wala tayong na-violate na rules. Samantala, maaari ring hingin ng mga motorista o rider ang mission order ng opisyal na nanguhuli. Dahil dito, maaaring makikita kung otorisado bang magbigay ng ticket ang enforcer. Take note, hindi po lahat ng enforcer ay merong paniket. Mamaya explain natin yan. Kung saklaw nila ang lugar na pinangyarihan ng paglabag, makikita yan sa mission order. So hingin nyo, pwede nyong hingin yung mission order sa mga nanguhuli, lalo na kung suspicious sila.
Pero take note mga kamot-mot, kahit na pwede natin hingin yung kanilang mission order, hingin natin sa maayos na paraan. Matuto pa rin tayong gumalang knowing na official pa rin yung ating kausap. Sabi nga ni Attorney Noel, pwede daw natin hingin pero sa maayos na paraan. Ang mission order ay napakahalaga. Kapag wala sila niyan, ibig sabihin hindi sila na authorize ng MMDA o ng ibang sekta na maniket o mag-issue ng ticket sa lugar na yan. Kasi meron silang specific na lugar kung saan sila nakarota. Ito pa mga kamot-mot. Paglilinaw ni Del Prado, sakop ng bawat enforcer ang panghuhuli. Ngunit, hindi lahat sila ay maaaring mag-issue ng ticket. So ayon pa kay Del Prado, Atty. Del Prado, consider daw ang paniket ng mga enforcer na accountable forms. Meaning, sa bawat issue niyan ng paniket is sa bawat multa na pumapasok, consider niya na pumapasok sa government. So hindi lahat ng enforcer meron ng paniket. Kapag naman nabigyan na ng ticket, sinabi ni Del Prado na may karapatan pa rin ang motorista na pasinungalingan ito, ngunit dapat dumaan sa legal na proseso. Ibig sabihin, pwede tayong mag-complain lalo na kung hindi natin alam talaga na nag-violate tayo ng rules. At kasabay ng lahat ng yan mga kamot-mot sa paglalahad ng karapatan ng mga motorista, ayon kay Attorney Noel Del Prado, eh dapat daw huwag nating takasan yung mga nanguhuli sa daan. Huwag din natin na nyatangkain na manuhol sa mga ito. Ito pa nga yung huling mga salita na sinabi ni Attorney Noel sa interview niya sa DZMM. Sabi niya, "Do not even think about it. Huwag nyo nang subukan." Aniyan mismo ni Attorney. Sa mga kapwa ko rider dyan, kapag tayo nahuli ng isang enforcer at meron siya lahat ng mga requirements upang maging official na maniket o mag-issue ng ticket, huwag na natin subukan tumakas, at isa pa, huwag na natin subukan manuhol. Mas pwede lang tayong mapahamak dahil dyan. Eto mga kamot-mot ha, sa mga kapwa ko rider na nakikinig dyan, hindi po lahat ng mga enforcer is pare-pareho. Hindi po lahat ng enforcer natatawag natin na buhaya. Tandaan natin, hindi lahat ng enforcer umaabuso sa mga posisyon na meron sila. Meron pa rin naman mga enforcer na talaga naman nagsiservisyo sa atin. Tandaan mga kamot-mot, magrespetuhan sa daan. Pare-pareho lang tayong mga tao na kailangan din ng pangunawa. Minsan, meron mga sitwasyon na kailangan din natin magpakubaba at intindihin kung ano yung pagkakamali natin. Lagi lang tayong sumunod sa batas at siyempre lalo na sa nakakataas. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. This is Motmot Koto Vlog. Till we meet again.